Grabe no, nakakatakot na yung panahon ngayon no. Bali, ilang araw ding ulan ang ulan dito sa bansa natin. Bali, nakaranas tayo ng sunod-sunod na pag-ulan na walang tigil talaga. Dito sa amin sa Capas, bali 5 days guys na tuloy-tuloy yung pag-ulan. And then 5 days din walang pasok yung mga estudyante dito. Dahil nga yung kalangitan sobrang dilim, tapos yung pagbugso ng ulan is sobrang lakas talaga. As in, di ba? So marami ding napinsala yung matinding pag-ulan na to. And then nag-caution ng baha, nagkaroon ng landslide. And yun nga, mag-ingat po tayong lahat. Alam nyo ba guys na kapag ganito yung panahon, yung maulan, dito mas malakas yung energy ng mga entity. Alam nyo ba yun? Kasi ako guys, based on my experience, dito ko talaga mas nararamdaman, mas nakikita yung mga entity na na-experience ko. And then, yung mga lugar na napupuntahan ko, like ng Baguio, mas malakas dun guys yung mga energy ng mga entity. So, itong kwento ko ay sa Baguio City. What if meron kang makasabay na multo? Naka-experience ka na ba ng ganon? Anong gagawin mo kapag meron kang nakasabay na entity? Ako guys, to be honest, madalas kong na-experience yan. So, marami akong experience na ganyan na talagang hindi ko makakalimutan. Actually, nadadala ko po siya sa bahay. Pero, kapag sumama sila sa bahay, kailangan mag-cleansing ka para umalis sila at hindi manatili dito sa bahay natin. So, paano nga ba mag-cleanse muna? So, kapag, for example, napunta ka sa isang lugar and then pupunta ka dito sa, uwi ka na sa bahay nyo, kailangan mo munang tanggalin yung mga damit mo. And then ilagay mo muna siya sa isang lugar. Doon muna sa may, kunyari sa terrace nyo muna. Doon muna siyang ilagay. And then magpakuha ka muna ng tubig. Then asin. So, tapos ibuhos mo yun sa katawan mo. And then pagkabuhos mo dun sa, ng ganun, ng water with asin, is maligo ka ulit dun sa CR nyo. Then, gumamit ka ulit ng asin and then ng water. I-cleanse mo siya. Pagkatapos, yung damit mo naman is laban mo na siya. And then, yun nga, mag-saboy ka din ng asin sa paligid nyo para yung mga negative energy na sumama sa'yo is umalis sila. Matakot sila, hindi sila makapasok sa house nyo. So ako guys, madalas talaga akong nakaka-experience na gano'n. Yung mga entity sumasama sa akin. So, ito ay nangyari ito sa jeep. Actually, ang mga negative energy, mga energy na napipili ko guys, is madalas ko siyang nararamdaman kapag masama yung panahon. For example, maulan, umaambon, mga ganun yung mga senaryo, mga araw na na-experience ko yung mga entity na yun. Meron akong nakasakay doon sa jeep na isang bata. As in, basang-basa siya guys. Basang-basa yung bata na yun. Naka-white lang siya and then nakayuko siya ganun. Tapos, grabe, kinikinumutan ako guys. Tapos nga yun, dalawa lang kami dun sa loob ng jeep. Tapos siya nasa pinakadulo. Tapos ako naman, andun malapit sa may driver's seat. So, yung bata, hindi siya gumagalaw. As in, basang-basa lang yung bata. And then, yun nga, nung umito yung jeep, biglang bumaba yung bata. Biglang bumaba. Pero hindi ko maanilan talaga yung pace ng bata. And then, yun nga, bumaba siya. Nung pagbaba niya, biglang nawala yung bata. As in, nawala siya. Sumabay siya dun sa buwan ng fog, tapos ng ulan. Nawala siya guys. As in, kita-kita ko yung kung paano siya nawala. Para siyang magic na nawala. As in, ganun yung nakita ko. And then, tinanong ko dun sa driver ng jeep kung meron siyang nakitang bata. Ang sabi ng driver, wala naman daw. And tanging dalaw lang daw kami ang nasa loob ng jeep. Tapos sinabi ko sa kanya na meron tayong nakasabay na isang bata na sumakay na basang-basa. Basang-basa ng ulan. So sabi ng driver na yon, meron na rin daw nagkwento sa kanya. Marami na raw nagkwento sa kanya na meron daw sumasakay na bata doon na basang-basa.
So nakwento ko sa kanya, so yun, kinilabutan ako, natakot ako, syempre, ang ginawa ko is doon na ako sumakay sa pinaka harap ni Manong driver. So natakot din si Manong driver kasi hindi daw niya nakikita yung bata na yun, pero naikukwento sa kanya ng mga sumasakay sa kanya. So base sa istorya naman ni Manong driver, yung bata daw na yun is nakita na aksidente noon. Tag-ulan daw yun guys, na aksidente yung bata. And yun, nagpaparamdam, nagpapakita, and siguro yung kaluluwa ng bata is hindi pa rin natatahimik. Siguro humahanap pa rin siya ng dasal para makapasok na siya dun sa liwanag na sinasabi ng mga paranormal. So ako guys, I'm not a paranormal, no? But meron lang akong kakayanan talaga na nakakakita ng mga entity. And yun nga, may third eye ako, and then may third ear ako guys. Nakakarinig din talaga ako ng mga scenario ng mga multo. So marami pa akong kwento na gusto kong i-share sa inyo. Pero tapusin muna natin tong video na to para mas maikli, mas madaling panoorin. Alright? Kung nagustuhan nyo to guys, bigyan nyo to ng mga likes. Mag-comment kayo kung meron kayong mga request na video na pwede kong bumitin sa akin dyan. You know? Bye!